tayo, guys. Habang naglalakad tayo, buti na lang! Kumuha ng video, kaya ayan, it's my tower. Makikita niyo po ang ko. Ayan ang ganda ng tower. Sumigal ako sa mami at papi ko. Dala dito ang kung mayroon kayong mga anak. Natutuwa sila, mayroon doon o palaruan. Spring na or summer time, dahil itong mga kahoy na to ay magkakaroon ng dahon. Sa paningin. Ayan, garing sa lang tayo po. Tuloy tayo sa mami yung kanilang sa pama masyad. Ang ganda ng hill dito on. Rovigo, Italy! Bella! Hi everyone! Nandito po tayo ngayon sa Rovigo, Italy. At kasalukuyan po tayong naglalakad dito sa city ng Rovigo. So, what you see now is the church, the Catholic Church of Rovigo. So, here is the school of the monk. Kung nakikita nyo po yan. Eskwelahan po yan. It's a school for everyone, but mostly it's all the monk. Has term din doon. Kung saan daw nila, it's like a promise of poor people. Inside there. Rovigo. So right here, every Wednesday, they are having a market. Tuesday. Martes. Martes. So ayan, mapupuno yan yung center na yan dyan ng market. So naglalakad lang po kami dito sa city ng Rovigo, Italy. Walang ganong tao. Pero maganda yung syudad. Pero. Kasama ko ang papi. At ang Fabio, at ang Mami, nandoon. Tatawid kami. Nagro-roaming around lang po kami. So dito ipinanganak ang asawa ko sa hospital na to. Hospital po yan. Then kadugtong doon ay mayroong simbahan, katedral ng Rovigo. Sa labas lang po tayo kasi naglalakad lang tayo eh. Pagawid dito sa banda sa hospital, pagtawid niyo, ito po o tingnan niyo, mayroong kalsada pa shortcut. Internal road daw to sabi ng mother ko. Mother-in-law ko. So tara, diretso na tayo sa paglalakad. Nandun sila, inaantay ako habang gumagawa ng video. Welcome to the City of Roses. Rovigo, Italy. Ito po guys, nadaan na namin ang University ng Padua. Close po, nandito kami sa likod. Sa siyudad ng Rovigo, isang universidad ng Padua. So finally guys, nandito na tayo. Mismo sa tapat ng katedral sa siyudad ng Rovigo. Ang laki pala guys. Di ba kanina, yung kinukuhanan ko doon sa unahan, ang liit niya. Pag nandito na kayo sa malapitan, sobrang laki niya. Nandito kami sa likuran nito. Malaki siya, yung katedral. Ito po yung entrance. Close po, kasi araw ng Sabado ngayon. Ang laki, grabe! Sobrang laki. Ayan guys, sobrang taas ng katedral dito sa Rovigo. Sayang sarado. Di tayo makapasok dahil close. So ayan guys, dumaan lang tayo dyan sa katedral na napakalaking katedral dito sa Rovigo.
Hindi kami makapasok dahil close po, dahil araw ng Sabado. Pero ang ganda siguro niya sa loob, guys, kung nakapasok tayo. So ngayon, ito na kami. Tatawid kami sa kabilang kalsada. Nasa syudad po tayo ng Rovigo, guys. Naglalakad lang tayo. Yan, oh. So ayan, guys. Nakukuha natin ang kabuuang itsura ng katedral sa harap ng katedral na tayo, guys. Ito yung front, harap niya. Sobrang laki niyan, guys. Ayan. Ayan, di ba ang ganda? Cathedral de Rovigo. So habang naglalakad po kami, guys, ito, nakita ng mother-in-law ko kung saan pumupunta yung asawa ko magpapagupit nung maliit pa siya. So ito po yung salon niya nung kabataan ng asawa ko. Ang ganda, hindi na tayo papasok sa loob kasi medyo busy sila. Daanan lang natin. Nakakatuwa lang dahil, di ba? Sobrang tagal na ng panahon. Buhay pa rin yung negosyo nila. Grabe. Kalahin nyo, maliit pa yung asawa ko dito. Dito na siya napapagupit. Hanggang ngayon, ito pa rin yung salon na pinapagupit. Ayan, lalakad na tayo ulit. Dinaanan lang natin yung salon, katedral, salon na kung saan nagpapagupit yung aking asawa before. At yung mami ko, kung saan sila nagpapasalon. Ang ganda. Malinis siya. Dito po tayo sa plaza. Pasciale Matteo. And then, ayan. Mayroong napakataas na building. Taas, no? Ayaw ko kung anong mayroon dyan sa loob na yan. Daan lang po tayo ulit, guys, dahil naglalakad lang kami dito sa Rovigo, Italy. Dito tayo ngayon sa piyasa nila. Ganda. Pero walang ganong maraming tao. Buti na lang! Dito ang kung mayroon kayong mga anak, matutuwa sila, mayroon doon o palaruan. Spring na or summer time, dahil itong mga kahoy na to ay magkakaroon ng dahon. Napakasarap sa paningin. Ayan, garing sa loob tayo po. Tarot po tayo, samahan nyo kami sa Tama Masyad. Ang ganda yung view dito on. Patuloy kami naglakad-lakad at mayroon kami ulit na daanan simbahan dito. Ayan, guys. Dito pa rin tayo sa Rovigo. May dalawang simbahan pala sila dito. Yung kanina is ang pinakamalaki ay ang katedral. So ayan, nakakita kami ng bagong simbahan ulit. Isang luma at napakasolim na simbahan. Antik po ang lahat ng mga gamit sa loob, guys. Pero sobrang ganda. Pre-preserve po nila yan. Pag pumasok kayo dyan, ay mayroon pong entrance fee na 3 or 4 pound. So marami pong pumupunta dyan mga tourists. At talaga naman, ang ganda ng mga design nila, guys, sa paligid. Pwede kayong mag-picture, mag-video, pero bawal po mag-ingay. Iba ang pakiramdam habang nasa loob po kayo. So ayan, patuloy naming pinapakiramdaman sa loob. In-enjoy namin. Saglit kaming nag-stay dyan, mga 30 minutes or 20 minutes. Siguro kaming nandyan. Kami lang dalawa ng mami ko ang pumasok. Yung dalawa, papi at ng asawa ko ay nasa labas lang. Hinihintay kami. So ayan po, nakikita nyo. Ang ganda ng palibot. Sobrang ganda. So pwede kayong magdasal dyan, tahimik, hilingin nyo yung mga wish nyo. Siguro, sagrado po ang lugar na yan, guys, ang simbahan na yan.
Hindi ko alam kung ilang taon na ang simbahan na to, pero ang alam ko ay napakatagal na ng simbahan na to. So hindi na siya nag-ooperate, nag-ano ng mass at everything. Bali, isa na lang siya sa pinupuntahan at dinadalaw ng mga tourists or mga bago sa lugar na yan. So pagkatapos namin doon ay lumabas na kami at pumasok ng isang afternoon tea. So ayan, hanggang dito na lang po sa inyong lahat. Thank you for watching. Bye-bye!